Hello po, good afternoon. First question, Cindy. Kanina na-mention naman how you were working with Cian, no? Pero, what was your first reaction when you were offered the movie and you found out that siya yung mag-direct? Iyon. Hindi po ako nakasagot agad. Kasi nga po, never ko pa siya nakatrabaho. Hindi ko alam kung expect ko. But, tinanggap ko din po siya, agad-agad. Hindi ko po alam yung na-feel ko na ano ba, it's like, kasi syempre hindi naman po siya yung director na, alam mo po yun na, as director talaga, ano ba yung mga nakatrabaho ng director na, uy, kinukuha ka ng director ganito. This is different. He's an actor. Na alam ko pong may nagawa na siyang mga movies, kaya lang hindi ko po napanood. Kaya hindi ko rin po alam yung isasagot ko nun sa mga boss. But they told me, ang ganda ng story. Actually, ako rin tanong, sino po yung director? Si Cian. Ah! Wow! Yun po pala. I think yun yung sinabi ko po sa mga boss when they told me about it. Kasi parang sinabi ko po dati talaga sa Viva na I also wanna do a horror movie. Siguro naalala nila na, oh, just hindi gusto mag-horror. Lagyan natin dito. Feeling ko ganun po yung nangyari. Nahirap ka ba mag-adjust? Yun nga, coming from that na gusto mo mag-horror. Kasi masasanay kami nakita ka namin sa mga heavy drama, di ba? I mean, even those that you did from yes. The past. This is very heavy po ah. My character in this movie from start of the movie to the end, heavy po. Kasi nawala na po ako ng anak from the start of the movie. So, hindi ko nga po alam kung nahirapan ba ako kasi I think strength ko po yun talaga na heavy po ako palagi sa movie. Yun lang, yung horror part po, wala namang inuto sa amin si Direk C na manakot ka, ganito dapat yung tono mo and all that. Wala po eh. Siguro nakaset na po yun sa ambience ng movie and the story itself. And yun nga po, sinasabi ko nga po, hindi siya talaga typical horror. Na, alam mo yung nagugulat kami, nanakot kami, it's not like that. So sana magustuhan po ng Pinoy, kasi ibang atake po ito ng horror. At sana ma-appreciate nila yung kumantong at malaman nila ano ba yung kumantong. Kasi every time, ano yung kumantong? Iba nga niloloko po yung title namin eh. Kasi I'm not sure, may... Hindi ko alam po, medyo may green ano ba, joke sa Pinoy na word po. Nababasa ko po sa mga comments ng tao, tawa ko ng tao. Sana po maintindihan nila kasi ano to eh, very popular si Ai. At alam po natin na napakagaling gumawa ng horror film, si po po, ng Thailand. Actually, nalaman ko po na, uy, sa Thailand, shoot. Doon pa lang po eh, gusto ko na. Kasi iba talagang makatrabaho ang ibang lahi po. Saka parang nasaya po kasi ang dami mong matututunan sa kanila. Sabi ko nga, grabe pala, no? Sabi ko parang ngayon gusto ko nang gumawa ng films na kasama ang ibang lahi. Kasi ang dami ko po natututunan sa kanila. And Cindy, we know that 2 years ago, you took a big risk sa iyong career, no? When you finally stopped or decided to stop, yun nga, yung doing yung nakasanayang roles na ginagawa mo. And nakita naman natin ngayon na parang nag-pay off naman kahit ang laki ng risk kasi sunod-sunod pa rin yung projects mo. But looking back now and seeing what you're doing right now, ano na yung realization mo? Do you think na it was the best decision? Hindi ka nagsisi na talagang you took the risk and decided na stop na yung mga films na ayaw mo nang gawin? Yes. Yun pa po talaga yung plan ko. Ano ba? From the very beginning, Boss Vic knows that ayaw ko po talagang, alam mo, maging sexy actress. Una-una, sa tingin ko po, hindi talaga ako bagay bilang maging sexy actress. Kasi po yung nakita ko mga sexy actress nung bata po ako, iba talagang katawan nila eh. Ako po parang ano ba, yung hindi po ako yung sexy na alam ko. And hindi po ako komportable every time na, well, hindi naman po ako naghubad ever in a movie and all that. Pero sabi ko, hindi ako bagay dito, hindi ako komportable dito. At hindi ako proud sa ginagawa ko ito. Pero sabi ko nga po, hindi ko naman pinagsisihan lahat ng mga ginawa ko kasi somehow, may mga naka-discover din pong tao sa akin doon, yung sa mga arte ko po na ginawa doon. Naging, ano ba, natulungan din po ako doon sa mga ginawa ko before. Actually, lahat po ng ginawa ko sa tingin ko, wala naman ako pinagsisihan.
But I'm just so happy na finally I'm here. Na kahit nga po ngayon, kiss lang na gano'n, ang hirap ko pong gawin. Alam mo yung talagang inaano pa sa akin na you really have to kiss. Sa rom-com ko po na lalabas din. Kasi pag rom-com, you need something. Kahit kiss. So pati po yan, parang minsan, nagbilang isip pa ako. Ganun po ako paano na sana diretsyong, hindi naman po conservative. Wala sanang kahit anong mga love scene and all that. Kung hindi po kailangan na, kung hindi makakatulong sa movie. Sa tingin ko po kasi minsan, kapag hindi nakakatulong sa movie at sa storya, bakit pa natin gagawin? Hindi napapanood po ng mas bata eh, sayang. Tapos yung ibang tao, minsan, hindi naman kailangan yung love scene yun, bakit ginawa pa? Diba, may mga ganun po silang comment. And now, I'm so happy. Na yung family ko po, yung mami ko po, yung lola ko po, napapanood na nila yung mga movies na ginagawa ko. Alam po yan, yung parang hindi na sila naiilang na, ay, may love scene yung gagawin niya. Parang hindi po nila mapanood. Nakakalungkot. Diba, hindi ka nilang matulungan na, uy, panoorin niyo yung movie ng anak ko. Siyempre, may sexy po, diba? Parang medyo nahihiyan din po sila sa ganung part. Now, parang yun, sobrang okay na po. Happy na happy na po ako na yung Viva lahat po binibilisan ng mainstream na. Tapos hindi ko na po ginagawa yung ayaw ko nyo. Thank you, Cindy. Then, last na lang for Althea. So, ngayon kasi kami, ikaw ay nagpapaiyak mo sa lahat ng mga nakalaan mo movies. Dito din ba kahit horror, meron pa rin aspect na gano'n na makikita pa rin namin yung usual na kung saan ka magaling? Yes po. Yes, meron po, actually. kahit po sa ano, sa mga horror parts siguro, may iyak po kayo sa tangan. Kasi, noong meron pa isang eksena po. Yes. Actually, iyak ka nang iyak dito? Opo. Pero may isang po talaga eksena. I was a background lang po sa eksena po na yun. Pero pagkat na pagkat po ako, tumakbo po kay mama. Mama, tamata po! Sobrang scary po kasi niya. Pero, kung hinahanap niyo po yung mga drama parts, meron din naman po. Hindi po kaya makukulangan. Si drama. Yes po, kasi ito po movie na to, may horror, may thrill, may drama po. Lahat po, pwede niyo po hanapin dito. So yan po maganda po sa but naman. Just to be honest po, more drama po talaga yung, yes. Yung movie namin. So, kaya talagang saktong-sakto po si Althea sa character niya. Thank you so much, Ate and Cindy. Congratulations. Thank you, BJ. Alright, maraming salamat, Jim B. And now, moving on from Inquirer,